Pastor Apollo Quiboloy is running for Senator of the Republic of the Philippines. Si Apollo Quiboloy, ang leader ng KOJC, ay formal na naghain ng kanyang kandidatura para tumakbo bilang senador sa taong 2025 na eleksyon. Bagamat may mga kinakaharap siyang kaso, kabilang ang human trafficking at child abuse, isinampa ng kanyang legal na representative ang kanyang Certificate of Candidacy, COC. Gayunpaman, ang kanyang kandidatura ay nagdulot ng kontrobersya. May mga nagtanong kung nararapat bang pahintulutan ang isang kandidato na may mabibigat na kasong kinakaharap na makatakbo sa Senado dahil ito daw ay nagpapadala ng maling mensahe sa publiko. Narito ang sagot ni Risa Honteveros ukol sa pagtakbo ni Quiboloy sa Senado habang dinidinig ang patong-patong na mga mabibigat na kaso nito sa Senado. Masasabi ko lang po, talagang magpakita naman sila ng konting hiya. Ang bibigat po ng mga kasong inihaharap sa kanya, trafficking, abuse, various forms of abuse laban sa mga bata at iba pang mga vulnerable sector. Ganong katagal siyang tumakas sa batas, nakakuha pa talaga ng kung anuman para ihain ang sarili bilang isang mambabatas. Nagbigay din naman ng kanyang komento si Senate President ukol sa legalidad ng pagtakbo ni Quiboloy bilang senador. Kung ito ba ay labag sa batas o hindi. Karapatan niya yon dahil hindi pa naman siya convicted by final judgment na nagdi-disqualify sa kanya na tumakbo o umupo o humawak na anumang pwesto sa pamahalaan. Conviction sa mga krimen by final judgment sa mga krimen na inakusa sa kanya kabilang sa mga accessory penalty noon ay absolute perpetual disqualification to hold public office. Subalit, hindi pa naman final nga. Wala pa ang conviction at hindi pa naman final. So may karapatan pa siyang tumakbo. Ngayon, di naman maiwasang magtaas ng kilay ang mga netizen, lalo na't maingay ang kaso ni Quiboloy. Ayon din sa ilang mga ulat, si Quiboloy ay may mga tinatawag na mga pastoral na kung saan siya ay pumipili. Di umano ng mga magagandang kababaihan na maaring magsilbi sa kanya personally na lahat ng iniuutos niya ay dapat masusunod. Mula sa pagmamasahe, pag-aalaga at iba pang mga personal na bagay, ang sabi ng ilang ulat at paratang sa kanya ay pati ang sexual na aspeto ay dapat gawin ng isang pastoral na magagandang babae kung ninanais niya anumang oras. Si Quiboloy din ay may mga malalim na koneksyon sa ilang mga opisyal ng gobyerno at politiko sa Pilipinas. Ang ganitong mga ugnayan ay maaaring makapagpalubha sa mga usapin ng hustisya at maaaring magdulot ng pag-aalala na baka hindi mapanagot ng maayos sa batas ang kanyang mga gawain. Bilang isang responsableng netizen, ano sa tingin mo ang iyong pananaw ukol dito sa pagtakbo ni Quiboloy sa Senado? Kung ang lahat ng paratang sa kanya ngayon ay totoo, paano na kung siya ay maluklok pa sa pwesto bilang senador? Nawa maging mas mapagbantay pa tayong mga tao sa pagluklok ng mga susunod na mamamahala sa ating bansa. Huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aming YouTube channel at Facebook page para lagi kang updated sa mga bagong content na aming ilalabas.